One, pag ganun kasi ang lagi lang pumapasok sa isip ko, are they even real accounts? Or hindi ko alam, a paid ba yung mga yun? Kasi ganun, kasi parang hindi ako makapaniwala for someone. Kung totoong sumunod siya or at least decent enough to find out about what the case is all about, would jump into that conclusion, di ba? Kung matalino ka, kung responsible ka. So ako, bibigyan ko kayo ng benefit of the doubt. Are you even real? Are you paid to do this? Ganun yung nasa utak ko. Pero grabe niya hysteria yung emotions ko, kaya hindi ako nagbabasa. So ngayon yung friends, yun nga, sinasala nila, kasi alam nila, so nung nag-disheartened din naman ako. So magsaselos din siya, ito sa positive naman. So doon mo naman nakikita yung mga at dahil nga nabanggit. Every chance they get. Diba, ibabalik nila yon yung mga names na yon, tapos ang tinatawag nga sa kanya, ang term na ginagamit sa kanya is serial rapist. Exactly. Diba? So, tapos yung iba naman, gagamitin na yung term na yon. Be responsible naman, alamin nyo kung ano yung case, alamin nyo kung ano yung mga hinain namin since the beginning, napatunayan namin yon, na-dismiss yan several times. Kaya, paulit-ulit po sinasabi, sobrang shocked kami after 8 years. Ano tong nangyayari? Ano to? Diba? I'm sure mayroon. Pero yun nga, I think ang same na sinabi ko kanina, wala din naman ako sa posisyon na sabihin. But of course, kami, meron kami mga iniisip, blah, ganyan. Pero wala ako sa posisyon para sabihin yan. And baka hindi ko rin mapatunayan. So, diba? Ikaw din, kumusta ka na? Kanina dinala ko siya. Dinala ko siya, inano ko siya, nagkaroon kami ng konting chance na mag-usap, ganyan. Ano siya? Stable lang emotions. Sobrang happy niya na, kasi in-expect naman niya ako na makadala kasi naka-schedule, may schedule. Pero yun, nung paalis na, ayun na naman. Yung, kasi kahit naman kayo makasama siya, so siyempre, at magaling makasama si Ben. Magaling siya makasama. Biglang papasok na naman yung mga fears. Bumabalik yung trauma niya dati kasi. Kaya sabi ko nga, nandito na kami, so lalaban ulit kami. Patunayan ulit namin. Nati-dismiss ulit to. Pero sana, safe lang siya. Sana safe. Gusto ko lang yung security niya. And siguro yun yung malaking bagay kung pinaka-emotional. Kasi iba to, iba yung hindi ko siya kasama. At alam ko na, grabe yung bago mabalik yung ano niya, yung confidence niya after yung trauma, grabe. Kahit sa work niya, hirap na rin siyang ibalik yun. Kasi ito na naman, kaya. Mas emotional ako ngayon kasi dito. Ano, may plano ba? Parang nalilinig ko pa niya, lilipat or what? Ano yung pag honestly, yung bail, ako, ano na yung, ano, development? Honestly, ako, so yun yung pinatrabaho namin, yung petition for bail. Honestly, ako, I think he feels safer sa NBI. Alam, siguro kasi nung simula pa lang, nakaalalay na sa amin yung sa NBI, sila yung kumuha ng statement namin dito. Probably that. Pero so far, anong daw ka? Wala ka na. So, ngayon, matatagalan pa ba? So far, kumusta? Sana hindi matagalan. Sana hindi matagalan. So, yun yung tinatrabaho ngayon ng legal. Pero, how is this affecting your marriage? Or nakaka-apekto ba? Nakaka-apekto siya na kasi yung talagang 8 years na yun yung time na sobrang bawi. Kasi sobrang bawi. Kaya alam mo yung umabot ka sa point na nakatapos siya. Tapos kinasip tayo kasi nagkita ko sa kanya. Galit ako sa kanya kasi ginawa niya sa akin. Kasi sa akin siya may kasalanan. I didn't even know that I had the capacity to forgive him pa after that. Ang alam ko lang, stay lang ako sa tabi niya nung time na pagsak siya. Hindi mo iiwan yung ganun tao. So yun lang, pero galit ako.
dumating sa akin na hindi na ako ganun, napatawad ko na siya. Tapos, even more, na parang nag-inis, mali ko, mali ko yung tao, kasi hindi siya tao. And even married, masaya, dumabawi. And then this happened. So, doon siya nakaka-affect kasi sana hindi na ito dumating. Kasi ito na yung child's food. Na yung relationship namin is so, kumbaga totoo, na-rebuild na namin after that. Yung na-rebuild na namin. Bumalik na yung trust mo sa kanya, lahat. Tsaka alam mo, na talaga ang pinatama niya. Kasi yung sinabi niya, kinonfess niya sa akin yung totoo na nangyari. Paano naugod yung chance na sa isang masayang relationship dahil dito. Ano ikaw ngayon? Ano yung state of mind mo, emotion mo? Siyempre, pinipilit kong magpaka-strong. Pero, yung nga, like ko sinasabi sa kanya, ang pinaka-tumunod ako pag-iisipin, naiiwan ko siya. Kasi hindi ko iiwan kita noon pa. Noon tayo kasama. Noon nakikita ko na nagiging okay ka na sa lalabas ka na ng ospital. Iniiwan na kita noon. Pero hindi. Kasi nakita ko yung pinaglaban mo. Tapos nagawa ko patawarin ka. Nakita ko. So yun yung lagi na sinasabi niya. Lagi ko siya ina-assure na sa pumasok siya sa lugar, lagi ko siya ina-assure na yun yung huwag na huwag ko isip. Ano? Babalik. Akita ko yung hirap niya. Sobrang hinang-hinang na siya, lubok na siya. Kasi nandun siya sa point na makakuwi ba ako. Kasi may chance niya na mukhang lalabas. Pero ako, tsaka yung legal team, kailangan maging strong. So, never ako nagpakita ng ano na sa'yo niya. Ako, yeah. Pero yun, ang hindi ko sa akin. Super. Okay. So, bumabati ko sa kanya, I think, yung kanina na sinabi ko kanina, bago nyo i-judge, bago nyo i-leave, bago nyo i-adopt yung term na ginagamit sa kanya, be responsible. Alam niyo yung kaso, magbasa muna kayo kung ano talaga nangyari. Kasi ako, makikita naman nila, open book kami mula simula. Sinabi namin lahat. Sinet aside niya yung fear na pwedeng ikasira niya ng career niya. Mas pinili niyang magsabi ng totoo. Mas pinili niyang aminin yung pagkakamali niya. Na nang babae siya. So parang ano pang kailangan niya? Ang kailangan lang namin, paglaban. Na pag nang babae ka, hindi ka dapat binubo. Pinagtutulungan ng maraming lalaki. Nang wala kang kalaban-laban. Sagutin mo yun to sa girlfriend mo, naliloko mo. Yun, mag-away kayo, iwan ka ng girlfriend mo. Pero hindi ka dapat binubo. Yun yung pinaglalaban namin. Ano, wala akong masabi. As in, dun mo talaga makita. Ano sila? Constantly. Even before, sumalit na ano, suporta kay Bong. Dun ko nakikita talaga si Bong kung kano siya pumilit ng kay Bong. Yung mga totoong tao. Talagang gusto niyang makapaligid sa kanya. Ito yun. Ito yung mga sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon. Kaya, wala akong masabi. Kaya ba, tumawag ka sa'yo? Mm-hmm. Unfortunate? Nag-message, super, mga prayers, ganyan din. Kasi syempre, minsan hindi mo na alam yung comforting words. Pero minsan meron kang magsisend sa daily prayer, alam mo yun. Pero minsan, mahihit ka kasi yung pala yung kailangan mo.
marinig o mabasa ng oras na yun. Yun. Pero, anak ni Bong. Kasama ko sila. Kasama ko sila. Ngayon, yun din yung worry ni Bong. Pero kailangan okay kami. Nagpapakita rin namin. Kailangan okay. Alam niyo yung totoo. Hindi ko alam kung saan siya vindicated. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng vindicated. Pero alam niyo yung totoo. So, there's no other way. Sana lang. Safe. Sakay na rin tatayuan. Ganun lang lang. So, lalo na siya. Sabi sa kanya. And siguro yun yung lang din ang bibigyan ko. Yung consistent. Hindi niya dapat iisipin kahit sandali na iiwan ko. Lalo na sa ganito. Kapag siguro kasi talagang nandun ka sa pinakalugmok ng buhay mo, yung isip mo, yung mga tao mawawala sa mga. Mawala na yung lahat. Ako, simula naniwala ako sa pinula. Simula, mas pinigil ang sabihin yung totoo. Kahit na ako palit mo, pwede ko wala ko siya. Sabi niya yung sa'yo? Lagi. Even, nung lalo na nung bago kami maghiwala, nung madedetain na siya, yun yung bundos ng emosyon. Sabi niya, don't leave me. Nagulat ako. Eh, doon ko siya, niyaka ko siya sa Tanya, yeah. Si, sabi niya po, napatawad na raw niya si Eden. So, ba, ganun din ako. No. Hindi, actually, ito yan. Sobra akong na-surprise na pag nagdadasal kami, ni Bob together, malakas kami mag-pray. Parang yun yung, naririnig namin yung message na isa't isa. Yun yung sinabi niya. Lord, patawad ko si Denise at si Drake. Sana mapatawad din nila ako. Pero, tapos pinatapos ko lang yung prayer. Pero pagkatapos, sabi ko sa kanya, grabe ka. Sabi ko, akala ko sa ating dalawa, ako yung mas strong yung faith. Akala ko, ako yung mas madalsan. Pero para maisip mo pa yun, sabi ko, kasi yun nga, bumabalik ako doon sa akin pa rin kasi nga. Pero parang patatapos.